Eh kung stressed na sila sa trabaho, exhausted na sila doon sa mga nangyayari, possible talaga na palaging pagod ang isip at katawan niyan. Kaya pagdating sa'yo, wala na siyang energy. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting at kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel and also huwag niyo rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is Miss Ting, may concern lang po ako. Lately, madalas na akong natatanggihan ni Mister sa kama. Wala po akong kutob na may iba siya. Maayos at lagi naman po akong mabango. Pakiramdam ko tuloy ang pangit ko na sa paningin niya. Sana po mapansin. Okay girls, marami na rin po akong comment na natanggap dito pareho nung sa inyo, no? Kung ang mister naman ninyo or partner ninyo ay hindi nagbago ang routine, on time pa rin ang pag-uwi, kumpleto pa rin ang entrega sa inyo, chances are hindi ikaw ang problema. It's not about you. It's about him. Kung madalas ka niya tinuturn down sa bedroom, of course, possible na hindi na siya interested sa sex. Hindi sa'yo, kundi doon sa gagawin niyo. Okay, ganito. Bilang partner niya, alam mo kung ano yung routine niya. Kaya kailangan na maging observant ka kung bakit. Possible kasi dyan is number one, baka may trouble na siya. Saan? Ang erection po or premature ejaculation, yan po ang common na problema ng mga kalalakihan. Ang mga kalalakihan na nakaka-experience nito, lalo na doon sa first stage siya, no, na di-discover nila yung sarili nila na minuto pa lang, segundo, tapos na. Kadalasan sa first stage niyan, nagwi-withdraw sila doon sa partner nila nung kanilang emotion. Medyo na di-detach sila. Sa kadahilanan na nagkakaroon sila ng takot na baka ma-disappoint kayo sa kanila, pakiramdam kasi nila nababawasan yung pagkalalaki nila. Pero tandaan niyo po na kapag ang problema po sa mag-asawa ay untreated or hindi naresolbahan, nagkakaroon po yan ng resentment. So sabihin mo sa kanya, if sakaling ganito po ang sitwasyon na mahal mo siya, no matter what, kaya hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo ng dahilan dito, kailangan maramdaman niya na hindi ito big deal sa'yo at walang magbabago or hindi makaka-apekto ito doon sa relasyon nyo. Number two, possible din na nagsasuffer siya doon sa tinatawag nating depression. Ang clinical depression po kasi is one of the most killer ng sex drive. Yan ang pumapatay doon sa libido natin kapag dinadanas natin ito. At take note, wala pong edad ito. Kasi hodang bata ka or medyo late na yung edad mo, hindi ka makakalagpas dito. Kaya mas habaan po ang pasensya, especially kung nag-undergo na siya ng mga treatment. Kasi hindi po dapat isa walang bahala kapag ang isa sa inyong dalawang magpartner ay nakakaranas ng ganito. So, mabuting makipag-usap po sa mga eksperto, no, sa mga doktor, lalo na kung severe na po yung pagbaba nung kanyang sex drive. Ilang buwan mo na bang dinadanas na tinatanggihan ka ni Mister? Another thing, posible rin po na mababa ang kanyang testosterone level. May connection po ito doon sa pangalawa. Kung nasa edad 40s naman na si Mister, of course, normal na nagdi-decrease yung kanyang testosterone levels. May mga lalaki pong mabagal yung pag-slow down, ano, ng testosterone nila. May mga lalaki naman pong rapidly or mabilis na pagbagsak nung kanilang testosterone levels. So, iba-iba po yan. Of course, kung mababa po ang testosterone levels, bababa at bababa din po ang kanilang sex drive. Another thing, possible din po na stress siya or exhausted siya sa kanyang career. Yung masyado kang maraming inaalala sa buhay mo, especially sa trabaho mo, is really a mood killer. Especially sa mga kalalakihan. Dahil they tend to equate
professional success with self-worth. Gusto nila, meron silang pride, meron silang ego doon sa pag-abot nung pangarap nila. Eh kung stressed na sila sa trabaho, exhausted na sila doon sa mga nangyayari, possible talaga na palaging pagod ang isip at katawan niyan. Kaya pagdating sa'yo, wala na siyang energy. So, discuss the situation away from the bedroom. Instead, pag-usapan ninyo ng mabuti kung ano ba yung nangyayari sa buhay niya ngayon. Kumustahin mo siya, tanungin mo siya kung ano yung mga nangyayari sa trabaho niya. Ask him if there's anything na pwede mong gawin para sa kanya, para matulungan mo siya or maiparamdam mo sa kanya yung support mo sa kanya. Huwag agad mag-jump sa ibang conclusion na hindi ka na maganda, hindi ka na niya mahal, or may iba na siya. Last one, you're moving too fast. Baka naman yung paminsan-minsan na sinasabi mo eh, once, twice, or thrice lang naman niya nagawa yung pagtanggi sa'yo. Eh dahil nga hindi ka sanay, akala mo, lagi ka na niyang tinatanggihan. Baka naman mabilis ka lang masyado. Or baka naman, ikaw yung nagbago. Gusto mo ngayon, eh mas madalas na yung pagtatalik ninyo compare noon. Aba, syempre, hindi lang naman tayong mga kababaihan ang marunong tumanggi. Ang mga kalalakihan, may mga oras na tumatanggi din yan. So kung minsan lang naman, huwag na masamain at huwag na mag-isip ng hindi maganda. Baka naman kasi gusto niya lang ng konting slowdown para mapag-usapan niyo naman pa yung ibang bagay sa relasyon niyo. Remember na ang mga kalalakihan po, hindi lang naman sex ang palaging nasa utak niyan. Karamihan kasi sa mga kalalakihan, tahimik na nagpaplano yan sa buhay nila. Tahimik na gumagawa ng mga move yan kung ano ba yung susunod na step nila sa buhay nila. So kung tayong mga kababaihan, maraming nasa isip natin na gumugulo or mga plano, ganun din po ang mga kalalakihan. Kaya lagi ko pong sinasabi sa mga video natin na laging bukas dapat ang communication dahil yan ang pinakamabisang susi sa isang relasyon. So yun lamang guys, ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga pinag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo makakatulong ang video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!